matapos yung pakikinig. Maliwanag po ba yun? Yes. Tandaan nyo, repetition is a master of learning. Parang kanta. May kanta po akong alam na never ko siyang memorize. At inis na inis ako pero na-memorize ko siya. Kanta po ng Salbakutan. Nang ma-in love ako sa'yo, kala ko pag-ibig ko ay tunay, pero di rin nagtagal mo, mas di rin ang tunay. Kahit pa mula umpisa hanggang dulo, pag-rapin mo ako, memorize ko yan. Pero never ko dinigdan yung lyrics. Pero bakit ko na-memorize? Pag sakay ko kasi ng bus, ano papakinggan mo? Stupid! Pag sakay mo ng jeep, ano pa rin? Stupid! Pag uwi mo bahay, stupid pa rin. At everyday mo siya napapakinggan pa ulit-ulit. Mabukat-bukat mo, na-memorize mo na siya. Pumasok na sa subconscious mind mo. Hindi mo kailangan basahin yung to memorize it. Pakinggan mo lang everyday. Bumabiyahe ka, imbis makinig ka ng music, pakinggan mo siya everyday. No traffic ka, makinig ka ng video ng YouTube, NDO. OPP, pakinggan mo yung product demo pa ulit-ulit. Mapansin mo, namamaster mo na siya. Maliwanag po ba yun? Yes! Have a good learning and listening attitude. Number two. Kailangan mataasin mo ito. Sinasabi ko kanina, kailangan nga ito 200% eh. 1% of doubt can kill your 99% of belief. Sino nakasakay ng eroplano? Taas ang kamay. Sino nakakita na? Taas ang kamay. Meron ba sa ticket nakalagay? Ticket, nakalagay doon. O, 99% makakapunta ka ng safe and 1% magka-crash at mamamatay ka. Meron ba nakalagay? Kasi bakit? Kahit 99% mataas yung chance na mabubuhay ka, anong isipin mo? Naku, baka ako yung 1%. Kailan ba huli nagkaroon ng aksidente? Naku, matagal na. Ako yata to. Onting galaw, jug-jug-jug, onting turbulence na. Yan na 1%! Ayan na! Ito yung mag-hinder sa'yo kahit 1% lang. Kaya kailangan ng belief mo itoto mo. And do you believe ba na yayaman ka dito? Yes! Malakas na sagot. Pero alam nyo paano malalaman ng tong belief? Paghirap na hirap ka na. At ang lapit mo na mag-quit, na feeling mo gusto mo na mag-quit. Pero hindi ka pa rin nag-quit until now. Yan na totoong belief. Madali lang mag-yes. Madali magtaas ang kamay. At ang dami ko nakita nag-yes at taas ang kamay after 2 weeks, quit na. Yung pinakamalakas pang sigaw, yung pa'y nag-quit. Yung pinakamaingay pa, yung pa'y nawala. Ang hirap na mag-contact ng upline. Tama hindi? Pero ang masasabi, kapag na-build mo na to, mahirap i-build to eh. Pag hirap na hirap ka na until now, kumakapit ka pa rin kasi yung belief mo 100% pa rin. Kahit pinagtatawanan ka na, kahit na-Indian ka na, kahit ang daming joker sa baraha mo, kakabi baraha mo, puro joker lahat. Matagal pa yung alas, hindi ka pa rin nag-quit. That's the true belief. Sa ka dapat maniwala? Number one sa company. Do you believe in the company? Yes! Number one ang company natin, legal. Legal ba tayo? Yes! May products. Yes! Maganda may products? Yes! Pag ikaw pa nagbayad na 7980, kahit hindi mo gawin ng negosyo, bawi ka na? Yes! Balik pala ng products, almost 80% na eh. Meron ka 90%, bumalik, ibang package. Yung may package, different packages tayo. May scholarship ka pa. Kaya sumabog din yung grupo ko sa scholarship pa lang. May 8,000 yung nanay. Hindi makapag-aral yung anak. Pag-aralin mo sa yung global, 8,000, may products pa siya, may ATM pa, may insurance pa. Tapos ang buong kurso. Minsan nga, hindi ko na pinipas yung product, minsan scholarship na lang, nag-pay-in na eh. Very legal ba tayo? Yes. Marami ba tayong awards? Yes. Dalawang Guinness Book of World Records na kuha natin. Top 1 direct selling company tayo sa as per Ted Noites businessforhome.org. Number 1 compensation plan tayo. Number 1 CEO. Not in the Philippines. Not in Asia. But the whole world number 1 tayo. Palapakan niyo naman po yun. And ang dami na pong networking companies na pumapasok sa Pilipinas and Filipino-owned companies, ano po yung nakakapagtayo ng 20-story building? Tayo lang din po yun. Maniwala ka. Ang daming networking na sumakop sa iba't ibang bansa, nare-recruit lang din Pinoy. It's time naman na tayo naman nasa taas, foreigner naman nasa baba. Pumasok yung DXN dito, ang daming yumaman na Pilipino sa DXN, pero mas mayaman Malaysian. Kasi doon galing. Pumasok ang Herbalife, maraming yumaman sa Herbalife, pero mas mayaman ng Canadian. Kasi doon galing. Pumasok ang Forever Living You sana, maraming yumaman dyan. And until now, daming kumikita, pero mas mayaman ng Amerikano sa Taiwanese. Kasi doon galing. Paano naman tayo Pilipino? Binagoy na Englobal. Pinasok ang Nigeria. Ang daming yumamang Nigeria right now. Ang daming naging milyonaryo. Pero sino pinaka-nakinabang? Pilipino, kasi tayo nasa taas. Yes! Even is Hong Kong, Korea,
Even Hawaii, na-penetrate na po natin. Even Americans, pag gustong bumili ng C24/7, hindi pagbibentahan ng Nature's Way kasi ang direct distributor lang. The whole world, exclusive is tayo. Ganun kaganda ang company. Sobra. Sa ngayon, wala na yung pioneering na yan. At paano malaman kapag networking ang pinasukan mo? Number one, kapag naglabas ka ng pera, kailangan may kapalit ka na. Pag naglabas ka ng pera, tapos wala kapalit at kailangan mo pa mag-recruit, at yung product kuno nila, makukuha mo, pag naka-recruit ka na ng 14, hindi produkto yon. Kasi ang produkto, dapat pa nagbayad ka, binibigay kaliwaan. Maliwanag po ba yun? Yes. Pangalawa, sa networking, kailangan nagbibuild ka, hindi ng recruits. You need to build people. You need to develop people. Kailangan may trainings. Hindi lang i-recruit. So kahit may produkto, kung mag-join ka lang, may product ka, tapos wala kang nagawin, kikita ka na, scam yan. Kasi networking, kailangan may legit products. Number two, kailangan nag-build ka ng network. Number three, yung income mo, kailangan nagagaling sa distribution ng products, hindi sa recruitments. Marami naluloko. Mahirap pa naman sa Pilipino, pag nalaman yung in-global, kailangan mo trabahuhin, ayaw. Pag nakahanap ng scam, wala ka nang gagawin, kikita ka na, yun ang gustong-gusto. Tapos pag nagsara, yung scam nila, ang sisihin networking. Nakakainis eh. Sarap tusukin sa mata eh. Tama? Sisisihin tayo. Pinapayaman na nga natin sila, ayaw nila. Maganda po bang in-global? Yes! Huwag na huwag mo ikakahiya, please. Baka pag tinanong ka, saan ka nagtatrabaho? Di ba? Isa, sa Makati, ako sa Makati. Ako sa Alabang. Ikaw, doon sa Ortigas, kasi may kape-kape yun na yun, marami yun. Yung awu-awu, yung gano'n, isa? Yung panapak pa, di ba? Huwag mo na pag-usapan. Maki-proud ka! Kasi different tayo. For 6 months, kaya mo magkaroon ng sasakyan. Iba nangangarap ng cellphone na 2 taon tayo, 6 months, sasakyan na. Kakaiba tayo. Kaya ito maniwala ka sa product. Do you believe in the products? Yes! Maganda mga products sa Inglobal? Yes! Yung mga recent events natin, like yung anniversary sa kayong nakaraan ng SEGE, nakakapangilabot ang mga product testimonies. Kasi yung cancer nila is terminal na. Stage 4 na. Pero nababaliktad pa because of our products. At yung mismong may picture pa na yung isa po na yung bata, di ba may brain tumor? Na ang taas na ng yung stage ng cancer niya. Yung isa naman dito sa lalamunan na pinakita pa yung video na kahit maka-lift hindi na magawa kasi yun ang hinana. Makikita mo nandun at siya umiiyak pa sa stage. Kasi bakit natulungan mo ng product natin? Maging proud ka dito. Paano? Ikaw mismo gumamit. Ang hirap naman yung brat, ang ganda ng produkto ko. I-try mo. Ikaw ba na-try mo na? Hindi pa. Kaya nga ikaw inuuna ko eh. Kung ano mangyari sa'yo, text mo ako, ha? Kung ano mangyari sa'yo, take me product. Maganda mo bang product na Inglobal? Yes! Maniwala ka dyan. Number three, sa ka dapat maniwala, sa uplines mo. Do you believe in your upline? Yes! Makinig ka dyan. May dalawang golden rule nga eh. Number one, upline is always right. Number two rule, if the upline is wrong, go to rule number one. Listen to your upline. Tandaan nyo po, you need your upline more than your upline needs you. Yes, ikaw ang kapayama sa upline mo. Kasi bakit? Sa kahit sa'yo magagaling yung mga sales eh. Kayo magiging dito para mag 24,000 per day siya eh. Pero tandaan mo to, pag pasaway ka, pwede maghanap yung upline mo ng iba at palitan ka. At ang magagayad sa'yo upline. Tandaan nyo po si upline, hindi utosan yan. Huwag nyo bilangin ang income ni upline. Upline, tatlong panggamo ko. Nagpasok ako ng apat. Alam ko yung income mo. Less tax, less GC. Alam ko yan. Pamipayin ako bukas sa upline. Tatlong panggamo pa rin ako kasi kita ko yung waiting mo eh. O ikaw kumuha, upline ha. May kita ka sa akin. Walang ganun. Huwag nyo pagmamalaki na pinayaman mo rin yung upline mo pagdating sa left and right or paying bonus. Kasi kahit 1,000 ang tao mo dito, kung di niya paparisan sa kanan yan, wala siyang pares. Kailangan pa rin niya mag-effort, left and right, tandaan niyo po yan. And you must respect your upline. Gusto niyo po ba kayo din irespeto ng downline niyo? Yes! Respect your upline. Gusto niyo po ba ikaw tawagin ka rin upline? Yes! Respect your upline. Tawagin mo upline yan. Darating ang bad time. Wala mo perfect na upline. Magkakaroon ka ng problema sa upline mo? Yes! Pero the moment na siya nagdala sa'yo, pinakilala sa'yo ang doon, sobrang gandang industriyang to, it's enough para pasalamatan mo siya. Kasi kasi dami-dami na kakilala niya, isa ka sa kinulit niya. Kaya nga pag imaman ka, wala kasi siya, kundi nagdala sa'yo dito. Kahit natulog na yung kinabukasan, ininiwang ka na. Pero siya pa rin nagdala. Kasi may care siya sa'yo. Kasi unang-una ka niyang in-invite sa dami na kakilala niya, isa ka sa nakulit niya. Palapakan niyo kaya pa.
Kaya kailangan kayo, yes, apply lang. Sa negosyo, ha? Sa may talon, sa building leader. Sige, yes, apply, talon. So, umpisa, makinig ka lang sa apply mo. Pinakamahirap kasi magka-problema yung downline sa upline, pangit ang upline ko, walang support, etc., etc., etc. Tendensya, nilipat ka ng grupo. Maghanap pa ng upline na sa tingin mo mas maganda. E tandaan mo to, kung ito nagkamali, posible dito magkamali kasi walang perfect. So, pa nagkamali na naman to, yan na naman yung concern mo, upline, wala na naman support, ganito, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Nilipat ka na naman. Tandaan niyo po, ang, hindi magpapayaman sa'yo, upline mo sa ka-group na pinupuntahan mo. Kasi ang daming umaman dito, walang upline. Ikaw magpapayaman yan. Kahit saan kang dalhin, kung ikaw ay pulpul at pipit, pipit ka pa rin. Hindi ka pwede maging agila. Pipit ka. At kung puro ka reklamo na hindi ako yumaman dyan kasi pangit support, hindi pangit yung support, ikaw mismo pangit. Imagine niyo to, ha? Meron may mga tao nga napapasok sa scam na kumpanya. Walang produkto pero nakakabenta ng madami. Tapos ikaw na legit yung product natin, ang ganda ng kumpanya natin, hindi ka makabenta. Eh sila nga walang product, nakakabenta. Sino may problema? Ikaw na. Yung scanner nga, nakakabente. Ikaw pa kaya, inasa legit kang company. Respect your upline. Pag may training, ano lang dapat? Yes, ang Gribe Societies, kailangan yes upline lang. Sabi nyo nga, yes upline? Yes upline. Magiging upline ka rin. Kaya nga, hindi mo naiintindihan bakit kailangan mag-planning palagi, mag-meeting palagi. Pero pag naging, nagkaroon ka na ng network, maintindihan mo yan. Sabi nyo nga, pag may meeting, ano dapat sagot? Yes, kagaling mo to, busy ako. May F and A. Saan ka busy? Sa 15,000 per month mo na sweldo na kahit may lagdag ka, papasok ka sa meeting? Kasi kailangan? At pag pumasok ka sa meeting, ano pag-uusapan? Pagyaman ng boss, saka kumpanya. Mali ba to? No. Kailangan mo umattend kasi it's your responsibility. Nasa contract mo yan. Pero kung ito nga naatinan mo because of your contract and may boss ka, ba't hindi pa ito? Na pag-uusapan naman sa meeting nito, pagyaman ng ibang tao. Eh ito, pagyaman mo na. Ayaw mo pa rin atinan? Tanggalin mo itong busy ako. Lahat tayo busy, tandaan mo yan. Kahit tambay, busy yan. Busy sa pagtambay. Kahit natutulog, busy yan. Busy sa pagtulog. Tanong, ano na lang pinagkakabisihan mo? Kailangan pagyaman mo. Yan yung first. Forever ka magpapayaman? Hindi. Kasi pag mayaman ka na, hindi mo na kailangan magpayaman. Pwede ka na matulog anytime mo gusto. Pero right now, if gusto mong kumita at mapalagay din siya na maging major circle, magkaroon ng sasakyan, etc., you need to do your part. And upline, you need to do your part too. Guide your downlines. Train your downlines. Kaya kung ikaw mismo upline, wala kang alam, wala kang matitili sa downline mo. Kaya maraming hindi nakikinig din sa upline kasi yung upline, hindi nag-exert ng effort para magkaroon ng maraming knowledge to teach their downline. Maliwanag po ba yan? Role ba ng upline manlibre? Hindi. Role ba ng upline mabigay ng panggalaw? Hindi din. Kahit na pasakyan ka na sasakyan niya, hindi niya role yan eh. Kasi ang role niya is to guide you, teach you. Eh, upline, mali pala, nilibre ako kanina ng upline ko. Hindi. Pag nilibre ka, bonus na yan. Kasi hindi na dapat ginagawa yan. Pag pinasakay ka sa kotse at nihatid ka pa sa bahay niya, hindi na dapat niya ginagawa yan. Kaya kung may upline ka right now, na sinusuportahan ka pa, tinatabihan ka pa dyan sa NDO mo, tignan mo at pasalamatan mo, please lang. Teka lang, teka lang, teka lang. Tignan mo yung upline mo. Sa'yo, upline! Tignan nyo! Upline! Maraming maraming salamat, upline! I love you, upline! Mamaya, upline! Inilibre kita! Tuwa yung mga upline. Palabakan nyo po yung mga upline siya. Number two. Ikaw naman upline, believe in your downline. Never ever compare downlines. Ako malakas ko, ikaw mahina ako. Sige ka, nakakatatong 7 minutes lang. Ikaw, ano mo pa, hulugan pa. Ano ba naman? Mas ka lang sa harapan ko. Hindi malalaman kung sino magiging leader sa huli. Minsan may mga iba lang malakas magpapayin pero hindi magaling mag-build. May mga iba naman mahina mag-recruit pero ang lakas yung mag-build. Nakakreate siya ng leader siya at ilan lang yung direction. Hindi mo malalaman kung sino yung pagiging leader mo end of the day. Why? Kasi minsan maingay, yan pa yung mabilis mawala. Yung tahimik, yung pala yung nag-i-stay sa'yo forever. Kaya never ever compare downlines. At huwag mo nang tawaging downline. Maling-mali yung downline, liga-liga, ito downline ko to. Hindi mo pa ba may-ari yan. Nagkataon lang na ito yung term sa genealogy upline ng downline. Sponsor, saka yung naimbitahan.
yung downline. Huwag mo tawagin downline, pwede mo tawagin partner, leader, etc. Baka minsan nga, down na, discouraged na, tawag mo pa downline, di ba? Down na, downline, liga, down na nga eh. Baka mag-quit na yan. Hindi rin utusan to. Di ba? Hindi kita tatraining kapag ito ganyan. Ang downline is ito yung magpapayaman sa'yo. Anong role mo upline? Number one, alamin mo yung pangarap ng downline mo. Pinalam niyo na ba pangarap ng downline siyo? Yes. Kapag tinanong kita, hindi mo alam yung pangarap ng downline mo. Diyan tayo minsan nagkakaproblema. Kung ikaw upline, itong leader mo, leader ko no, ang gagawin mo, kukulitin mo, umatend ka na seminar, etc. So magre-reklamo ka, upline, ba't di ko mapa-attend to? Eh, di mo naman pala yung alaman yung goal niya. Ang goal pala niya, makabili na isang lipstick, pwede na, quit na. Makabenta ng tatlong kape, quit na. Kasi nabili na niya yung goal niya. Eh, ikaw naman, nalaki-laki na pangarap mo sa kanya. Kinukulit mo siya, kasi siya ayaw niya. Yung pala ang goal niya, maliit lang. Number one, kailangan pagka-join na pagka-join niya, itraining mo. Ano yung potential? Ano yung pwede mo kitain dito sa 24,000 per day? Ano yung kaya mo mabili? Ano yung goal mo? Apply ng goal ko, makapaglabas ng Ferrari sa next 3 years, etc. Ito naman sa kanon, makapaglabas ng Porsche. Eh, kung yung pangarap mo, BM. Alam niyo yung BM? BMX. Bike lang pala. Kaya hindi mo rin pala tinatanong yung goal ng downline mo kasi ikaw wala kang goal. Eh, paano pag tinanong mo, nakuha nito yung Ferrari niya, masaya to? Nakuha nito yung Porsche niya, masaya to? Eh, ikaw, ano nangyari sa BMX mo? Helicopter na, tama? Bakit kung ito kumita ng 20 million, ito 20 million, malamang ikaw 40 million. Pero tanong, inisip mo sarili mo? Never. Ang inisip mo una is kapag ka na ng downlines mo. Yung yumaman yung downline mo, mas mayaman ka. Kaya nga, network marketing, mas marami kang pinapayaman sa ilalim, mas blessed ka. Unlike sa iba, kailangan ikaw ang pinakamagaling. Unlike sa iba, para mapromote ka, hindi mo ituturo yung alam mo. Never mo isi-share. Kasi pag sinare mo, baka mas gumaling pa siya at siya mapromote. At pag mapromote yan, musin yung sipsipan, ihilahin mo, sisiraan mo para hindi mapromote. Ang dami ganyan. Yung mga malalaking negosyante, tinatapakan yung maliliit. Why? Kailangan nilang gawin yun. Kasi bakit? Ang tindi ng competition right now. Binasag lahat yun ng networking. Kasi never kang mayaman nang hindi mo sinishare yung alam mo. 100% sa ilalim mo. You need to share your knowledge. Tandaan niyo po yun. Tuloy niyo palapak niyo. Mag-isa lang siya. Malamang, sinisharean mo yung willing. Kasi baka share ka na share. 3 months ka na tumututok. Wala rin pala. Di willing. Do you believe in your downline? Yes! Huwag mo maliitin niya mga yun. Paliwanag ko ba yun? Yes. Sharean mo, bigyan mo ng opportunity. I-train mo. Bukod pa siya, ano pa meron? Believe in your crossline. Kailangan ba naniniwala ka sa crossline mo? Yes! Isa nga, mas malaki pa na itutulong nito eh. Lalo na pag palagi ka sa office, may tinatawag tayong matching. Ano yung matching? Kapag estudyante ang prospect mo, saan mo dapat siya ipa-A? Maganda ma-maintain niya estudyante. Kung ikaw ay nanay at estudyante ang prospect mo, hindi kayo magkakaintindihan. Kasi sasabihin mo sa estudyante, ano mo, iho, ginagawa ko to para sa panggatas ng anak ko. Wala pa namang anak yan eh. Ano ngayon, gaganyan lang yan. So kailangan pa-make mo siya sa estudyante din. Eh paano ko sa grupo mo right now, maliit pa, walang estudyante. Eh sa crossline meron. Kaso pinag-aaway mo, pinag-chismis mo lahat ng crossline mo. Huwag kayong lalapit yun, no? Solutero. So ano mangyayari? Hindi nagkakaroon ng good, healthy crosslining. Ano yung may healthy crosslining? Wala ka sa office, may guest ka, eh dahil mo tropang crossline. Ina-text mo lang. Paki-assist naman po ng guest mo. At wala kang worries. Wala kang kinakaba, wala kang kaba na baka kunin. Kasi why? Maganda yung relationship nyo. At ang daming nagpasabog ng group, international, at sa iba't ibang parte ng Pilipinas na hindi ka makapunta, crossline ang tumulong. Kaso ikaw, scarce mentality ka. Kasi ano yung scarce? Isipin mo, palagi kang makukuhanan. Palagi kang maiisahan. And never yayaman ang may scarcity mentality. Ang imayaman yung may abundance mentality. Kuhanin man yan sa'yo, hindi para sa'yo ito. Sumama ka doon, bahala ka sa buhay mo. At isa lang po ang mukha natin. Maliwanag po ba yan? We should love our crossline. Ang dahil magka-crossline dito, lahat po tayo magkakatulungan. Nasa isang industriya lang po tayo. Protektahan natin to kasi timbubuhay sa atin right now. Magtulong-tulong po tayo. Maliwanag po ba yan? Yes! Palapangalit yung mga crossline.
Believe in yourself. Walang kwenta lahat yan kung di ka maniniwala sa sarili mo. And lastly, pinaka-importante, believe in? Believe in God. Wala lahat lang yan. Ito yung upline ng lahat. Pinakamagaling na networker to sa lahat. Walang ka-negative-negative to. Pure positive lang yan. Believe in God. Pag wala na talaga lahat, pati internal motivation mo, bagsak na, wala ka na external motivation, sabi nga, why worry when you can pray? May kwento nga po dyan eh. Isang Boeing 747, bumabiyahe sila, habang bumabiyahe, nagkaroon na malakas sa turbulence, sobrang lakas, talaga pumutok na yung isang LSE. Bang! Ikaw kabado, lahat ng tao, ay, alam niyo pa yung pilot, trained to be calm yan, and trained to be positive. Sabi lang ng pilot, this is the captain, ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Please calm down and everything's under control. Kapag nag-pilot ang nagsalita, at kaya sabihin mo malakas yung turbulence, kahit paano mahihimasmasan ka o hindi. Kasi siya ang captain ng buong aeroplano. After mga ilang minutes, sumabog na naman yung isang engine. Bang! Mas malakas yung turbulence. Uy! Mamatay na tayo! Talaga yung ba, nagyayakapan na, etc. Ano masabi ng pilot? Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Please calm down and repeat after me. Our Father, who art in heaven. Pabagsak na pala. Mamatay na, di ba? Pinakamaganda pa rin ginawa niya, nag-pray siya. Why worry when you can pray? Palapakan niyo nga si Lord. Kasi once kaya nagbigay ng blessing, hindi ko ambon. Bagyo, signal number 10, hindi ko magsasawa. Maniwala ka lang talaga. Kaya nga faith, important eh. May Diyos ba tayo? Yes! Nakikita mo? No. Pero naniniwala ka? Yes! That is faith kasi totoo siya. Ang pangarap mo ganun din. Yung pa nakikita ngayon, di mo naramdaman, di mo naamoy. Pero totoo yan, magkaroon ka lang ng faith at makukuha mo yan. Hindi ganyan. Number three, commitment. Importante ba, nagko-commit ka? Yes. There are three types of commitment. I'll try. Tito muna tayo. I'll try is 50-50. 50 na oo, 50 na hindi. Sa Pilipinas, ibig sabihin yan, hindi. Nahihiya lang humindi sa'yo. Pare, pupunta ka ba sa handaan ko? Pare, I'll try. Huwag ka na umasa. Ibig sabihin yan, hindi. Lowest type of commitment is, I'll try. Second, I'll do my best. Kaso lang may kanta, I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Actually, for me, there's no such thing as best. Ikaw lang naglilimit sa sarili mo. Ang kaya lang makaalam ng potential at full potential natin yung naglikha sa atin. Tandaan nyo yan. Huwag mo pakunahan ang sarili mo. Paano kung ito yung ladder yung success, ito yung success, andito ka na. Kaso sinabi mo, ito lang yung best ko eh. Isang tulak na lang pala, andito ka na. Kasi ikaw mismo nag-quit, kasi akala mo, ito na yung best ko. Yung pala, may ibubuga ka pa pala. Isa na lang oh, isang sacrifice na lang. Kaso palagi mo sinasabi, yung iba pa, I'll try to do my best. Basta ano, walang mangyayari doon. Gagawin na nga lang yung best na hindi pa niya, todo yun eh. I'll try pa. There's no such thing as best sa sarili mo. What your mind can conceive, your body can. Pharma to. Kung ano yung kaya ng utak mo. Kaya ang may limit lang sa ating utak natin. Ang may limit kung kaya mo ba kumita ng 1 million? Yes. Kaya mo kumita ng 100 million? Yes. Ang difference lang may limit eto. Bakit yung iba sa 24,000 lulang lulana? Bakit si Henry si kumita ng 1 million per day? Kulang pa sa kanya. Kasi nag-limit lang ito. Tandaan niyo po yan. Kaya nga kung ano yung best mo, wala yan. Kailangan ikaw, pag may dineside ka right now, whatever it takes, patay kung patay. Pare, makakapunta ka ba sa handaan ko? Yes, pare, whatever it takes. Umulan man o bumagyo, gumuho man ang mundo, makikikain ako sa inyo. Pumunta yan, whatever it takes. Kaya na dapat yung commitment mo. Lakasan mo. Ano dapat? 1, 2, 3. Patay kung patay. Wala nang atrasan. Burn your bridges. Ang mahirap kasi sa atin, nasa comfort zone pa tayo. Anong comfort zone? Okay lang, kahit di ko mag-i-global ni araw na to. Ang dami naman pagkain sa ref eh. Okay lang, kahit di ko mag-i-global, sweldo ko naman sa Akinsi. Okay lang, kahit di ko mag-i-global, asawa ko naman nasa ibang bansa eh. Paano kung wala ka na nito? Paano kung baon na baon ka sa utang? Everyday kailangan mo siyang gawin, ayaw mo sa hindi. At ang yumayaman, sabi nga nila, your journey to success begins at the end of your comfort zone pag lumabas ka dito. And do you know, gusto niyo malaman, do you want to know paano mo malalaman kung labas ka na ng comfort zone? Yes. Gusto niyo po ba malaman? Yes. Pag hindi ka na comfortable, wala ka na sa comfort zone.
Pag nakakatulog ka pa ng mahimbing gabi-gabi, andito ka pa. Pag na-afford mo pang manood ng TV for 1 hour, nakataas pa ang paa mo, andito ka pa. Pag ikaw ay hindi mapakali, pag balisang-balisa ka na, nakalabas ka na. Bakit balisang-balisa? By December, ikaw ay nag-goal. Sinabi mo sa lahat, by December dapat may kotse ka. Wala kang gagawin every day of your life. Pagdating ng December, kailangan mo mahit yung goal mo kasi dineclare mo siya. Yan ang comfort zone. At bakit marami na gabi natatakabagal? Because of this, comfort zone. Isipin mo yung mga pension mo, binibigyan ng asawa mo, sweldo mo, bonus lang yan. At hindi yan magpapayaman sa'yo. In global money. And you need to do everything. Sino po dito kinasal na? Nasa kami. Ilang years po bago, ano, January lang. Bago-bago ka pa lang. Hindi pa malalim yan. Ay, joke lang. Joke lang, joke lang. Sino yung matagal ng kasal? Ilang years mo? 1950. Ano? 1950? 1984. 31 years. Palapakan naman natin. Napakatagal. Sino dito yung before ikasal, naging mag-shota muna sila ng 5 years and up? 5 years. Ilang years mo? 7 years naging mag-girlfriend, boyfriend. So kung 7 years, mahal ba nila isa't isa? Next. Kung 7 years siya, nag-propose po ba ikaw kay babae? So nag-propose siya, mahal niya? Umuo ba yung babae? Wala bang, kaya nga kay kinasal. So sumuo yung babae, mahal ba niya yung lalaki? So umuo sila, ibig sabihin, mahal isa't isa. Bakit sa kasal, kailangan pa may testigo? Ba't tinatanong pa ulit ang pari, ministro, kung ano man? Ba't kailangan pa ng pirmahan? Ba't ang dami-dami kasi bakit? Whatever. May meron bang, oh, ikaw babae, mamahal mo ba sa laki sa hirap ang inawa? Father, I'll try. Alam mangyayari, kailangan whatever it takes. Ganon din sa negosyo. Once na mag-in global ka, nag-decide ka pakasalan mo. Pag mahirapan ka, huwag ka maging maarte. Tuloy mo. Pag na-Indian ka, huwag ka maging maarte. Tuloy mo. Hanggat hindi mo nakukuha yung goal mo, magpakasakal tuloy. Kasal ka sa pangarap mo. At pag nakuha mo yung pangarap mo, napakasarap. Lahat ng sacrifices mo, pawis mo, puyat mo, bayad lahat yan. Pag nawa ko yan. Okay, ito po dyan, may isang Indian. Ito po yung island ng Indian. Sobrang ganda ng island. Sobrang daming resources. Bigla silang sinakop ng Vikings. Nag-surprise attack, so napalis ang Indian, napunta sa barren land. Pag sinabing barren, walang kwentang lupa. Napalis ang Indian chief. After 10 years, maraming namatay sa kanila, nagtipon ulit ng force, pero kulang. Ang number ng force ng isang Indian, 3 sa Vikings. Pero sabi ng Indian chief, kailangan na natin sumugod. Ayokong mamatay sa era ko nang hindi ko na kukuha ulit ito. Ito yung nilagaan ng mga ancestors natin. Sabi ng mga general niya, kulang po, lugi tayo. Sabi niya, wala nang choice, whatever it takes na tayo. So sumugod sila, gabi, nag-sneak in ulit sila. Surprise attack. Pero before nun, pinapila niya yung mga troops niya. At sinabi sa kanang kamay, sunugin mo isa-isa sa mga barkong yan. Sunugin mo, sinunog. At habang nasusunog, sabi ng Indian chief, lahat kayo humarap sa barko. Nasusunog na yung barko natin, so wala na tayong choice kundi lumaban. There's no retreat, no surrender. Patay kung patay, kasi wala na lahat ng pantakas. 1-3, sobrang hirap manalo, pero nanalo sila. Kasi bakit? Iba yung commitment kapag whatever it takes. The moment sinabi mo, talagang dapat patay kung patay. Kung hindi ka pa yumaman dito, saan ka pa yayaman, wala ka na pag-asa dapat. In global lang, the moment nandito ka na. Number 4, discouragement. Are you learning? Yes! Nag-enjoy po ba? Yes! Ito, masaya to. Sino na-discourage na dito? Tara sa kamay. Sinong na-Indian na? Alam mo may positive eh. Natututo kang maging patient. Diba, minsan kapag maliit lang yung onte yung kakilala mo, diba, galit ka na? Pero nung nag-networking ka, nag-iiba. Yan mo, maraming pa yung 5 minutes. Kasi hindi ka pwede magalit, prospect mo yan eh. Pag inaway mo, hindi mag-join yan. Naku, isang oras lang. Kaya pa yan, sige. Naku, discouragement kasi apply na ni. Sige, pupunta pa yan. Naku, skills na. Sige, kaya pa yan. Naku, may araw na ulit. Hindi, pupunta yan eh. Positive! Nag-iiba ka, tama? Sino dito ang pinagtaguan na? Taas sa kamay. Yung pinagtaguan. Yung kumakanto ko sa bahay, tao po. Tapos pinasagot, walang tao, di ba?
Kasi hindi itong in-unfriend sa Facebook. Nasa ka man? Sino dito sabi ito, magpe-pain? Sa katapusan, nakilang katapusan na, wala mang pain. Katapusan po ng mundo yon, ha? Hindi katapusan ng buwan ng pain niya. Mahirap pa naman nun, no? Yung sinabi ko sa apply mo, apply ni 7 hits ako. Next week, tapos may ma'am kayo. Pinakilala ka pa, o ito, si ganito, nag-be 7 hits, palapakan naman natin next week. O, di ko naman, ang yabang mo. Pagdating yung next week, kinaharap ng apply mo 7 hits, wala na. Apply, hindi ko naman contact, eh. Apply, sige, ano ko pa, kukulitin ko. Nakaka-discourage, right? Yes. Nakaka-discourage? Yes. Pero tandaan mo, hindi ka lang naman sa networking discourage, matagal ka nang nadi-discourage. Bata ka pa lang, full of discouragements ka na. Pag nag-fail ka sa klase, that's a discouragement. Pag nabasad ka, that's a discouragement. Sobrang daming discouragement. Tama? Paano mako-conquer yan? Very simple. Pero mahirap gawin. Layuan mo to. Lahat ng negative people sa'yo ngayon, layuan mo. Isipin mo, 3-letter word siya. Ano? Ang hina. Lakasan niyo po. Ganito. Kailangan pag siligaw mo na gagaling sa kayo, buturo ng iyong puso. Sigaw niyo ha. Ano yan? 1, 2, 3! Dapat yung damang-dama mo sa amoy na amoy mo, ha? Isa pa, 1, 2, 3! Ano yan? Yan ang negative. Sino dito mag-i-entertain ng tae? Nakakita na lang tayo sa daan, taas ang kamay. Kapag nakakita, may na-entertain mo ba? Brad, tae yata ito, hindi apply, hindi tae yan. Tae mo, hindi pa nga natunawan, may green pa, may red. Sa kamalambot pa, apply, hindi talaga tae yan. Tae ito eh, ano? Ang smooth? Tae, hindi apply, hindi talaga tae yan. Ang baho eh, tae ito, apply, hindi talaga. Tae nga! Huwag natin ang hoho! Magbabakan! Kinain mo naman. Anong ginagawa magtae? You step over it, then forget it. Well, may nakita na ba kayo? May narinig ka ba kayo usapang tae? Pare, ilang tae yung nakita mo ngayon? Ako pare, 10. Ikaw pare, 11 and a half. Nakapaka na isa eh. Walang ganun. Walang nagbibilang ng tae sa daan. Tama? So lahat ng negative sa'yo ngayon, huwag mong i-entertain. Ang mahirap sa atin, pag naramdam tayo na tayo, dinadamdam natin, langaw ka ba? Ang hindi mo sa tae eh. Layuan mo yan. Minsan, mismo katabi mo sa kama, tae. Pero term lang po natin yan. Ah, huwag na huwag mo sasabihin yan. Kaya minsan, pag, kapag for example, nagbaba na elevator, sabi na apply ka mo, so yung guess mo, apply tae. Alam mo na. Term natin yan, maliwanag ko ba yun? Yes! Atin-atin lang yan, tama? O baka mamaya, ang negative yung asawa mo mismo. Mamaya, kausapin mo, honey. Sabi na ikaw, negative ka eh. Sabi na speaker, pag negative daw, tae. So, tae ka. Kaya palang baho mo. Kung nga, wag ganon. Term lang natin yan na hindi mo kailangan i-entertain. May mga taong siguro pag in-invite mo, hindi ikaw yung tinanggihan yung negosyo. And hindi pa niya kailangan right now. Pero tandaan mo, wag na wag mong aawahin. Tae ka, sir. Negative ka, tae. Tae, tae. Walang ganon. Huwag na huwag ka makikipag-debate. Maliwanag ko ba yun? Decompose. Pero kung sino pong malaman, sabihin ko sa kanya na tae siya, hindi siya masasaktan. Gusto mo ka alam ng technique? Yes! Mayaris, ito lang. Sir, kamay tayo. Kapag negative to, anong name mo? Ross. Mayari Ross, negative ka. So tae ka. Compose ka dapat. Huwag ka mainis, huwag ka magagalit. Tingnan mo siya sa mata, shake hands pa rin. E sabihin mo, Ross, thank you very much for your time. You've been the fertilizer of my life. Ha? Siya naman, wow, fertilizer din niya. Alam, organic yung tae. Di ba fertilizer, nagpapatatag, di ba? Magiging matatag ka because of this. Bakit po kailangan magpakita ng resulta sa Facebook? Bakit kapag ikaw ay naglabas ka ng sasakyan, kailangan videohan? Hindi naman para sa mga positive friends mo eh. Para sa mga lahat na nag-reject sa'yo. Papakita, o, tae ka. Ako may kotse. Ikaw wala. Papakita mo sa Facebook, pag nilalayuan ka ng tropa mo, magkaiba na kayo ng wavelength, ibig sabihin. Yung utak mo malayo na sa kanya. Yung dati pinag-uusapan yun na chicks lang, chismis, ikaw iba na pangarap na, eh, hindi niya mag-grasp yun. Hindi niya matanggap na pwede ka magkaroon ng kotse in 6 months to 1 year. Kaya yan lalayo sa'yo. Tandaan niyo po yan.
Kaya kailangan ka tayo magkakasama. At ang mga networkers, may iba't ibang lingwahe yan. May ibang lingwahe tayo compared sa mga normal. Abnormal tayo. Kaya mag-iingat ka sa mga pag-uusap mo eh. Bisa mga ngarap ka, nasa jeep ka lang. Eh di ba pag nag-visualize daw, kailangan present tense. Kunyari, kahit hindi pa nangyari ngayon, kailangan mamaisip mo sa utak mo na nangyari na. Kasabihin mo, alam mo pare, nasa jeep ka, kaka-withdraw ko lang kanina ng 50 million pesos. Paano kung may holdover doon? Hindi ka alam, nagbibiruan lang pala kayo. Visualization. Hindi na wala ka kinabukasan. Nasaan na? Nasa bakuran. Diba? Patay na. May nakalagay dito sinungaling. Wala lamang 50 million. Diba? Nagkabali pa siya ng hinoldap niya. Hindi pa tapener. Diba itong mga holy jeep tas 50 million. Diba? Mag-iingat kayo, ha? Baka mamaya mag-uusap-usap ka rin dyan. Pagka malang ka terorista. Pare, pupunta ako sa Mindanao. Saan? Sa Davao. Ano tawagin mo doon? Papasabugin natin doon, pare! Huwag ka masin ako na batang mo. Patay na eh. Hindi nga lang papasabugin, papalakihin yung network. Yung patay na, inactive na, di ba? Kaya nga, iba yung language natin. Iba tayo mangarap. Kaya nga yung mga normal, lumalayo sa atin. At tayo-tayo nagkakasama, at tayo-tayo mayayaman. Tapos kapag naman nangailangan sila, sa atin hindi naman lumalapit, di ba? Ganun. Tayo. Paano mo to, ano kailangan mong gawin? O di, kabaliktaran. Kung lalayuan mo ang negative, ano dapat lapitan mo? Positive. Listen to positive people. Number one. Sabi nga dito, di ba, sa upline and downline relationship, if you're downline, if you're up, go down. Paano up? Pag excited ka, up yung spirit mo, positive ka, i-share mo sa downline mo. But if you're down, go up. Pag ikaw ay down na down, huwag mo i-share sa downline mo. Yung iba kasi, pisong problema mo, sinishare mo pa sa grupo mo, pati crossline mo, naladamay tuloy sila, wala naman silang dapat kinalaman sa problems mo. Pati problema na magkakagrupo, sinadamay mo pa yung iba para makichismis lang. If you're down, go up. Huwag mo na pakalatin. As a leader, kailangan nga hindi na umaabot sa pinaka-upline, may problema, sa'yo palang tapos na. Kasi leader ka. Baliwanag mo ba yun? Yes. Listen to positive people. Kasi kung imagine mo to, kung ikaw na Indian, tatlo, masakit hindi. Tatlo in-invite mo yung Indian ka, masakit. Saan nilapitan mo, benta yung na-Indian sa kanya, ano mangyari sa inyo? Di ba sabi nga dito, pag pumasok kang, pag may invite kang 10, okay lang lumabas sa 10, wag lang ikaw. Ang pinakamahirap, invite mo 10, lumabas kayong 11 na, kasama ka na. Nag-quit ka na din. Tama? Listen to positive people. Number two, listen to positive music. Baka pinapakinggan mo pa kasi, down na down ka, na-Indian ka, tapos palagi mo pinapakinggan, parang di ko yata sa aray. Di ba? Huwag ganun. Listen to positive music. I believe I can fly. When you believe if there can be miracles, etc. Ang daming positive music. Read positive books. Baka may nabasa mo, Precious Heart Romance. Tagpuan sa kamiyasa. Ang daming books sa National Bookstore. Ang daming magagaling na authors about leadership, self-development. Invest on that. Lahat ng positive, ipasok mo kasi kung ano yung alina sa isip mo, you attract it. Maliwanag? Yes. Tandaan nyo, lahat nag-start dito. What you think, you feel. What you feel, you say and act. Kaya lahat ng mga lumalabas sa'yo ngayon is nagagaling dito. So kapag for example, ikaw mismo, negative, ano ma-attract mo? Kaya minsan, kapag bad trip ka sa umaga, buong araw mo sira na. Kasi why, ikaw rin nag-a-attract mo. Maliwanag ko ba yun? Yes. Iwasan na ba natin to? Yes. Never, ever, ever entertain negative people. Ano sila? Kae. Magaling ulit sa kaibuturan ng iyong puso. Ano? Kae. Pinakamahirap, ikaw tae, no? Number five, excitement. Am I excited? Yes. Mas mahirap yung ginagawa ko compared sa ginagawa nyo. Kasi ngayon, ako kulang, taga-tawa, taga-palakpak. Ako taga-salita, taga-sulat. Pero nawala ba yung energy ko pa wala ko pisa up to now? Kasi I'm very excited. Ang sarap maging excited kapag alam mo na kung may pangarap mo and you're living the life right now. Pero before ko narating po, tandaan niyo po, napaka-importante na to. Kasi ang emotion nakakahawa. Kapag excited ka, malamang nandun ka sa grupo ng excitement. Excited people. Kapag malamya ka, malamang mga kasama mo malalamya din. At normally, kapag may first-timer, nag-join yan, hindi dahil sa naintindihan niya yung negosyo, 100%, nag-join yan kasi masaya. Pag ikaw, for example, muwi ka ng bahay, nakita ko may magaling na artista, umiiyak, kahit di mo alam ba siya umiiyak, maiyak ka na rin eh.
Minsan tumatawa ka, hindi mo alam kung bakit. Tumawa lang yung paligid mo. Ah, ba't ka tumawa? Hindi, tumawa lang sila. Nakigali lang ako. Kasi ang emosyon, nakakahawa o hindi? Nakakahawa. Kaya kailangan nga pagpapalakpak ka, dapat excited ka. Bakit normally yung mga networkers hindi makatulog? Very simple. Paano kung nanalo ka ng sweepstakes? Isang ticket, raffle. Nanalo ka na magkano? 60 million pesos. Pero here's the catch, makukuha mo siya after 6 months. May DTI representative, may post-dated check. Sure yan, 6 months after. Tanong, first night, makakatulog ka pa ba? Anong unang gagawin mo? Maglilista ka na. Saan ako pupuntang kasa? Saan yung subdivision ang gusto-gusto ko? Magkano yung utang ko? Magkano yung save ko? Magkano yung ganito? Tama? After 1 month, 5 months na lang, matutulog ka pa ba? Hindi na, pinuntahan mo na isa-isa kasa. Tinest drive mo na yan, kahit 20 pesos naman ang bulsa mo. Kasi alam mo, after 6 months, meron kang 60 million. Teka, 4th month, matutulog ka pa ba? Eh, 3rd month. Eh, 2 weeks. 1 week na lang, baka iPad mo, gandito na. Kasi may paliw na paliw ka na. Kasi after 6 months, meron kang... Bakit ang networker na baliw, excited? Ba't ganyan? Kasi alam natin, every step na ginagawa natin, every day of our life na nag-networking ka, palapit na palapit to. At ba't hindi tayo makatulog? Kasi parating na lang parating yung pangarap natin. Ang hirap matulog kapag nangyayari. Dati, pag nasa daan, dumaan yung Ferrari, dumaan yung mga sports car, wala kang pakialam. Kasi bakit ang iniintay mo, jeep na sasakyan mo, tama? Ngayon, ibang-iba. Pag may dumaan na sports car, di ba iba na? Titignan mo yan, hindi yung tingin, malagkit. Yung akin ka rin. Ganun mo. Aga sa pinakadulo, titignan mo yan. Naghiba. Kasi bakit ang sarap mangarap pag alam mo makukuha mo siya. Yeah. At may vehicle ka para makuha mo siya. And this is the right company. Kaya kailangan mag-excited ka. Excited ka. At ang excited people, hindi kanya pumalakpak. Kailangan niya palagi mong usok ang puwet. Kailangan niya upo mo na sa dulo. Hindi ka nakaslouch, hindi ka nakasalampak. Sige, bilis, upo sa dulo. Kailangan palagi nangangatay yung ano. Sige, gawin nyo, gawin nyo, gawin nyo. Hindi gumawa niya, nako, talagang maghihiram sana buong pamilya. Hanggang 11th generation. Magsimula sa'yo. Simulan na natin mamaya. Lahat ang ari-arian mo ay mawawala. Maghihiram ka ng todo-todo. At titira ka sa kalsada. Wala na lahat. Bilis, gawin nyo! Bakit? Tingnan nyo to, ha? Pakiramdam mo yung feeling, ha? Pag ikaw pa palakpak. Sige, palakpak nga kayo. Wala nga kwenta-kwenta. Malaki ang pangangailangan mo, todo may palakpak mo. Kailangan pagpapalakpak ka, yung mararap naman, ng pati mga kumanya. Marami ito. Ako muna. Kanina, pinapapalakpak kayo. Wala kayong kwenta-kwenta. Ngayon naman, namumuna kayo. Sinirod, napalaw na. Gawin natin ha, hindi pa palakpak talaga, maghihirap ha. 1, 2, 3, palakpak! Isa pa, 1, 2, 3, palakpak! Ano feeling? Nagising na natulog, no? Paano kung guess mo yan, hindi gising na gising yan, kung papalakpak ka ng ganyan. Tandaan niyo po ito, ang first timer, hindi mo papalakpak ng ganyan. Kung ikaw ay member, hindi ikaw yung speaker, anong role mo? Hindi lang umupo dyan. Ang role mo is mag-bridge sa speaker. Hindi mo mapapayes na pa nag-yes ka, kailangan may lambing. Yes! Bakit? Pag si Tiger Woods, straight in the hole, nag-golf, diretso sa ano, paano yung mag-yes? Dumudulas pa yan. Yes! Kapag si Jordan, buzzer beater, tumatalon pa yan. Yes! Pag sinagot ka ng shota mo, yes! Di ba tumatuwa ka? Iba yung yes mo. At ang first-timer, hindi mo ma-expect na mag-yes yan na katulad ng isang member. So anong role mo? Pag minarinig ka maganda, pag medyo may nakita kang bagay sa first-timer, mag-yes ka. Paano yung yes? Yes! Kailangan excited ka. Kasi tinan mo to, may papasok. First-timer, kung pumalakpak ka, para kang palo. Kung mag-yes ka, todo. Ano isipin yan? Ano ba naman ito? Mukhang taka naman itong mga ito. Pero wag ka, kalagitnaan ng seminar, lahat mo kapalakpak, siya na lang hindi, hindi siya na yung mukhang tanga. Kaya ang gawin ko, pag nag-guess ka negative, pagtulungan nyo, paupuin mo dito, si upline dito,
Ikaw nandito. Yung isang downline mo dito. Andito rin yung isa. Palimutan nyo. Kung nandito yung prospect mo negative, pagpapalakpakan, tapat mo sa kanya. Yes! Diba? Yes! Ganon. Ito, dito, para kayo sa magpunta, in global, baliw. Pati pagtingin sa likod, baliw din yung nasa likod niya, di ba? Ano mangyari sa kanya? Baliw. Gagawin ang una yan. Mamaya, gagawin na yan. Mamaya, mas wala kas na yung sigaw niya sa'yo. Pag tinanong mo, naintindi ba may negosyo? Hindi, pero masaya. Mag-i-shine ka ba? Yes! Nagustuhan mo ba? Yes! 1-8 to 7 minutes. Yes! Wala naman doon. 1-8 to 7 minutes. Yes. Umuwi ng bahay. Anak, saan ka nang galing? Ginabi ka na naman. Say yes! Pag natutulog yan, mga panaginipan pa rin yan. Ikaw. Yung malipungatan yan. Na-stress. Yes! Tulog ulit. Di ba? Hindi na mag-i-keep sa atin. Excited. Excited ka. Ito yung negosyo sa mga excited people. Hindi pwede palamyan-lamyan. Pero tandaan niyo po itong excited palagi po nga patay sa belief yun. Pagbaba ang belief mo, kahit excited ka ngayon, bababa din yan. Kailangan patasin yung belief mo, susunod to. Pero masarap ba maging excited? Yes! Lalo na pag pinapractice mo yung sarili mo eh. Kasi pag naglabas ka ng kotse, kumita ka ng first check mo, 100,000, 1 million, sanay ka na maging excited. Sabi niya ni Stephen Covey sa second habit niya, sa 7 habits of highly effective people, begin with the end in mind. Ano yun? Wala pa yung finish line. Dapat ang mindset mo at na-feel mo, finish line na right now. Kailangan ngayon pa lang, dama mo na ang pagyaman mo. Paano ka maglakad? Dapat pang mayaman na, kahit wala pa. Kasi bakit? Ang mind natin, napaka-powerful niyan. Kailangan kinokondition niyan. Kaya kailangan nga palagi kang positive sa sarili mo. May self-affirmation na tinatawag. Harap ka sa salamin, sabi mo palagi sa sarili mo, puro magaganda. Ang gwapo mo. Harap ka! Ang gwapo mo. Huwag kang magtaka. Sasagot din yun, ang gwapo mo. Ganun din! Ang ganda mo. Sasagot din yun, ang ganda mo. Kasi pag sinabihan may katabi mo, ang gwapo ko. Wee! Baka gumanon yan. Naman negative ka pa, di ba? Kaya pala, pakalip yung mga katabi nyo, ano? Number 6, focus. There's nothing ever great created without focus. Napaka-importante nito. Alam mo yung focus na yan. Nakapag-create, di ba? Ang pinaka-hardest rock on earth is what? Diamond. And ang kaya nang mag-cut sa diamond, iskapuan niya diamond and laser. What is a laser? Ang laser, normal na light lang yan. Pero sa tindi ng focal point or focus, even diamond kaya niyang cut. Magnifying glass. Di ba nakakasunog, hindi? Pero yung normal ba na araw, masasunog yung lant ng dahon? Hindi naman eh. Pero pag dinapat mo sa magnifying glass, since ang magnifying glass, nakaka-focus siya, yung inip, naku-focus, kaya siya nakakasunog. Wala pong yumayaman na maraming kumpanyang dala. O mag-represent po ako sa MP% mo, mayroon po akong 8 kumpanya, nilatag mo, mamili ka dyan kung anong unahin natin. Majority, pipiliin yan, yung pinakamura, kahit may pera yan. Tandaan niyo po, walang magsasabi sa ibang kumpanya na pangit sila. Palagi nilang sasabihin maganda. Lahat ang kumpanya sasabihin maganda sila. May naka-attend bang seminar dito? Ang motto, hindi payaman, pahirap. Guys, pahirap pa tayo. Yes, applied, pahirap! Ako'y napaka-excited. Bakit po applied? Magsasara na tayo after 2 months. Yes! Magdiwang! Walang ganun. Pangit pa ang kumpanya natin? Pangit! Walang ganun. Lahat yan, number 1, maganda. Kaya kahit saan ka magpunta, kung ikaw silip ka ng silip, maakit ka. Eh kung wala kang focus, mukat-mukat mo, ang dami mo sinimulan, puro simula ka lang, wala ka natapos. Kung nandito ka na rin lang, tandaan niyo po, wala sa kumpanya pagiging successful. Kahit scam, ang dami naging mayaman. Nasa tao yan. Pero tandaan niyo po, anong factor na may maganda kang kumpanya? Mas gugustuhin ko pang kumita ako ng 100,000 per month pero sa loob ng 9 years straight kaysa kumita ako ng 10 million after 1 year, sarado na. Kaya sabihin mo, hindi ka kumita ako, nag 10 million ako isang taon eh. Ikaw 100,000 lang, eh 9 years naman. Forever pa yan. Wala na akong gagawin, nag 100,000 pa rin ako. Eh ikaw, saan yung 10 million mo pagkatapos magsara ng kumpanya mo? Wala na, simula ka na naman ulit. Mas maganda yung stable company kaysa pioneer. Kasi kikita ka nga, pero tandaan niyo, ang pera mabilis na ito. Yung in-global lang in-global.
Kasi ang dami na namin nakita, umalis, bumalik ulit. At end of the day, wala pa rin silang choice, hindi mag-i-global. Kasi ito lang yung number one right now. Sayang nga yung mga competitors natin na kaibigan din natin. Yung isa nga lang, yun ang alam ko competition natin, na BIR pa. Ngayon natin sila sa dalawa, sayang. So wala na tayong kalaban, tayo-tayo na lang maglabanan. Tama, magkakaroon pa tayo ng building at tuloy-tuloy ang momentum ng E-Global, not only for the Philippines but the whole world. Kaya focus ka lang. Let's talk about natin skills. Itong attitude, nabilis lang yan. Para ma-memorize mo, A, B, C, D, E, F. Attitude, belief, commitment, discouragement, excitement, saka focus. So magbigay gusto ko yung training, A, B, C, D, E, F. Puso mo lagyan ng G, may goal pa yan. So, skills. Importante ba to? Yes, 15% pa rin yan. Kahit sa puwi mo, puro ka excitement. Kung wala ka namang skills, hindi ka rin makaka-close ang sale. Ano meron sa skills? Number one, ang basic ng network marketing is OPP. What is OPP? Hindi OPLAN pera-pera, ha? Opportunity plan presentation. Maliwanag? Yes! Ito yung heart. Bakit? Diyan nagagaling ang pera. Ang training is the backbone. Yan yung magpapakip ng network mo para mag-leverage ka. Pero walang kwenta ang training kung walang OPP. Bakit magaling ka nga mag-train? Wala ka namang maimbita. Sino ite-train mo? Tama? Kailangan ma-master mo to. Number one, art of inviting. Sabi nyo nga, inviting? Inviting. Anong first na inviting? Number one, kailangan magaling ka mag-prospecting. Ang success ng invitation mo and presentation mo is nasa right prospects. Paano ko nasabi yan? Sino dito nakapag-on the spot pay na? Yung nag-present ka on the spot, nagbayad. Taso naman. Sa lahat na nag-on the spot, may skills ka, yes. Pero dahil sa galing mo ba, kaya nag-on the spot ka? Hindi. Kasi may in-OPP ka rin naman, hanggang hindi pa nag-join. Tama? Tama? Yes. Paano kung ang tao walang pera, kahit si Doc Edpan mag-OPP dyan, hindi pa rin mag-join yan, walang pera eh. Kaya nga ika-classify mo yung right prospect. Lagyan mo ng man. May means, may pera, authority, maraming contact, maraming clout, saka may need. Kailangan yung negosyo natin. Hahataw, yan ang kailangan mo. Kasi kahit may pera, may authority, pero hindi man umahataw, useless. Maliwanag? So ito yung mga hatiin mo sa A, B, and C. Yung A prospects mo, ito may man. Yung B prospects mo, kulang ng isa dyan. Pwede may authority, need, maraming contact, gusto umahataw, pero walang pera. Second priority mo yan. Yung C, ito yung mga walang kwenta. Pagka-practicean mo. Maliwanag? Ito yung mga negative mong prospects. Kailangan kapag si A kausapin mo, si apply mo dapat nandyan for you. Maliwanag? Pagkakausapin mo si A, kasi bakit? Hindi pwedeng masayang yung presentation dito. Kay A, B, or C. Ito unahin mo yung A prospects. Pero kailangan kasama yung apply. Maliwanag? Dito kasi mga agila mo eh. Anong sunod mong gagawin? Hindi mo hintayin to. Pupuntahan mo. Baka yung iba, ilagay sa altar at dasalan na lang. At maghintay ng sugo. Wala pong sugo. Baka iba kasi ito na yung prospect list ko. Boom! Ayan na ang sugo. Walang ganon. Hahanapin mo to. At minsan, mahirap to hanapin yung A. Ito yung magpapayaman sa'yo. Sa isang slot, para kumita ka ng 24,000 per day, ilan lang kailangan mo? Dalawa. Dalawang A. Dalawang tao lang. Pag humato to, 24,000. Pero bago makuha to, sobrang daming B at C ang makukuha mo. Pero wag ka. Baka minsan yung C mo, A pala. Kaya lahat dapat kinakausap mo. Maliwanag ko ba yun? Yes. Pag kinausap mo, for example, number 2 gawin mo, mag-invite. Pag nag-i-invite ka, gawin mo kiss. Ano yung kiss? Hindi mo halikan, ha? Keep it short and? Kapag ikaw nag-i-invite, sabi nyo nga invite? Invite. Wag na wag ka mag-present. Kaya nga invite eh. Yung iba kasi, invitation pa lang, nagpe-present na, mali po yan. Lalo na sa phone, nagpe-present ka, wag. Pare-pare, may negosyo ko. Phone ha? Ang ganda, kuha ka ng papel, ballpen papel. Tapos, mag-drawing ka ng bilog. Oh, meron na. Mag-drawing ka pa ng dalawang bilog sa katabi niya. Pare, yan, 1-5 yan, ayaman tayo dyan, pare. Binabaan ka na yan. Paliwanag. Kailangan pa nag-i-invite ka, never, ever, ever present the business. Invite mo lang. Paano? Kailangan ang approach mo, tulungan mo. Paano mo tutulungan? Know their need.
Kailangan magkatugma kayo. Kung kailangan niya ang products, ano dapat yung pantulong mo? Produkto. Products. Hindi pwedeng nag-i-invite ka, ang kailangan nun, produkto, marketing plan ka ng marketing plan. Pinuntahan mo pa sa ospital. Yung pala na-paralyze na si Lola, 90 years old. Lola, hataw lang, yayaman tayo. Oo, ayun, sige. Wala kang matutulungan. Kailangan magtugma kayo. Maliwanan? Yes. Kung ang sakit niya ay cancer, huwag mo na explain ng mga diabetes, heart attack, cancer nga sakit niya. Mag-focus ka lang dyan, bibili yan. Maliwanan ko ba yun? Pag yung anak niya hindi nakapag-aral ng college at walang pera, scholarship. Kapag ikaw nag-invite, huwag ka agad yung... Ngayon, 10 years hindi nakita, unang tawag mo, extra income kagad. Build rapport. Interviewin mo siya, anong need niya. Pare, kamusta na? Kamusta na si tita? Yun nga, hospital last week eh. Bakit inatake sa puso? Ting! Abang, i-invite ko to. Meron tayong Colidus, Vida. May ang dami natin products sa Bontohan. Tama? E paano, pare, anak mo? Tumigil na sa pag-aaral eh. Bakit? Walang pera pang kolehiyo. Ting! May scholarship. Ikaw, pare, nakakinakabahan nga ako eh. Baka magtanggalan sa trabaho. Ting! Extra income. So, the moment in-invite mo siya, alam mo na yung sasabihin. Hindi ka lang basta gusto mo extra income, gusto mo yung mama, hindi ganun. Pare, alam mo, sa nanay mo, ang dami kong kakilala may sakit sa puso, natulungan because of this product. Tapos every weekend, may doctor pa kaming resident doctor na nagpe-present, pwede ka rin magpa-consult doon for your mother. Ang maganda pa dyan, pare, the moment in-avail mo yung product, may scholarship pa na pwede makuha na walang maintaining walang entrance exam, walang maintaining grades, whole course pa. Alam mo, pare, tutulungan kita. Wala pa pinakinggan mo eh. Malay mo, magustuhan mo, di pagtulungan natin, kung ayaw mo, di okay lang, at least nakita mo. And I'm sure magugustuhan mo to, kasi ito yung kailangan na kailangan mo right now. Tutulungan kita, hindi kita bebentahan. At ang Pilipino, gusto niya magpatulong at gusto niya tumulong, tandaan niyo po yan. The best way to sell is not to sell. The best way to sell is to help people. Pagkagawa ka ng prospect list mo, mahihirapan ka pag iniisip mo, bebentahan mo, kasi isipin mo yung may pera. Pagkagawa ka ng prospect list mo, ang isipin mo, sino yung gusto mong tulungan. Sabihin nyo nga, help. Marami ka masusunod. Ilan dyan na may sakit na diabetes? Ilan sa kamag-anak mo may arthritis? Ilan sa kamag-anak mo may heart attack? Ilan sa kamag-pamangkin mong di makapag-aral? Ilan dyan ang tanggalan ng trabaho? Ilan dyan ang gusto na extra income? Ilan dyan sa tingin mo gusto kumita ng malaking pera? Ilan dyan yung gusto mong tulungan para yumaman? Alam mo, ang dami ka may susunod. Saka huwag mo siya kahiya. Kasi tayo na ngayon tumutulong eh. Kung ayaw niya, edi huwag niya. Ikaw na ngayon tumutulong eh. Di pag ayaw niya, bahala siya sa buhay niya. Maliwanag ko ba yun? Yes. Invite ka na madami. Ito ang mastery mo. Ito ang basic invitation. Kailangan mo mag-present? Hindi. Dalhin mo lang dito. Mas marami kang invite, mas maganda. And walang katapusan yung pag-invite. Maliwanag mo ba yun? Yes. Pinaka-last. ABC rule. Ano ABC rule? Ito yung sinasabi ko, Manchin. A stands for? Advisor. B stands for? C stands for? Ano yung rule na yan? Rule yan. Kailangan ginagawa mo yan. After na presentation, kailangan may ma'am. What is ma'am? Meeting? After meeting. After meeting. Huwag na huwag kang uuwi after yung presentation na hindi nasasagot ng prospect mo yung question niya. Kasi pag umuwi yan na may question sa utak, pwede yun na yung mag-linger sa kanya at din mag-join. Kailangan lahat ng tanong niya before siya umuwi is masagot mo. Number two, masagot mo lahat ng question? Number one, number two, kailangan may date kang lakasit sa kanya. Kailan mag-join? Useless na lahat ng in-invite mo, pauwiin mo ng walang date. Kailan ka mag-join? Madali mo mag-convince? Pamilya kayo sa convincing? Alam mo, mabilis mag-convince. Sabihin nyo nga, convince? Convince. Pero pinakamahirap mag-persuade. Pag tinanong mo yung prospect na gusto mo negosyo, ano normally sagot? Yes. Na gusto mo ba yung produkto? Yes. Na gusto mo yung marketing plan? Yes. Pero mag-join? No. Pag-isipan. Eh bakit yun? Akala ko ba nagustuhan mo? Ba't bigla pag-iisipan? Parang ang gulo. Kasi na-convince mo lang siya, pero di mo siya na-persuade. Ang pagpa-persuade is pagpo-push. Dito papasok kay ABC rule. Kung ang prospect mo ay doktor, pakausap mo sa doktor after. Pakausap mo sa upline mo. Bigyan ko kayo ng sample. Kuya, okay lang tayo ka dito. Anong name mo? Emerson. Palapakan naman na si Emerson.